Hi mga kabisdak, kumusta kayong lahat dyan? Kami dito is sobrang okay lang namin. So, andito ako sa bahay ngayon, work from home. Si Gian, nasa likod. Say hi Gian! Kami lang dalawa ni Gian dito sa bahay mga kabisdak. Andun si Gian sa likod nga no. Si Ami kasi, nag-take siya ng leave sa trabaho niya ngayon dahil nag-take siya ng driver's license test, driver's license exam. So ano pa lang yun, learners? So knowledge test. So computer-based na exam. So yun, pumunta siya sa exam center kanina at ngayon lang nag-text siya. Ito. Ito yung text niya mga kabisdak. Meron na siyang letter L na plate tsaka yung mga resibo sa likod. Ibig sabihin mga kabisdak, pumasa siya sa exam niya kaya sobrang tuwa niya kasi si Ami mga kabisdak, hindi yan nagda-drive sa Pinas, totally zero experience in terms of driving. Tapos nag-aral siya ng sa knowledge test. Kagabi lang siya nag-aral. Merong app na na-download. So mostly yung mga exam doon is pare-pareho lang sa actual exam. Kaya yun lang yung inuulit-ulit niya kagabi. So mga alas 2 na 2 a.m. na siya natulog. So yun, tuwang-tuwa na pumasa siya. So ngayon, pwede na siya mag-drive ng sasakyan dito sa Australia as long as meron siyang katabi na full driver's license, which is ako. So, plano ko, turuan na siya mag-drive. Baka dyan muna sa mga private na kalsada or sa mga parking areas para slowly ma-familiarize na yung pagda-drive. So, pagdating ni Ami mamaya mga kabisdak, tanungin natin siya, interviewin natin siya kung ano yung mga tips niya pwede niyang i-share sa magti-take pa lang ng knowledge test dito sa Australia. 2 hours later. Ano yan, babe? Ulam? Tsaka pandesal? Good job. So, andito na si Ami mga kabisdak. So, yun nga no, galing siya nag-take ng driver's knowledge test. Sabi niya, meron doon siyang mistake. Meron siyang mistake na isa. Tapos, yun, kumpleto, correct na yung lahat ng answers niya. So, very good. Ilang items yun din? 48 items lahat. So grabe. At least meron na siyang driver's license. So merong binigay na driver's license sa iyo or wala? O katurang murag slip niya 10 days pa daw ang card. Email ra daw. Tapos interviewin natin 'to mga kabisdak para ano, meron tayong mga So meron silang card na ipapadala. Email. Email ra mga 10 days daw. Magkano yung bayad ng card? 25 ba to? Mura lang, no? $25 yung bayad ng card? Mura lang. Tapos... basta kung makapasar ka, ato lang ang mabayan. Pag pumasa ka lang daw, dun ka lang magbabayad sa card. Ang card na to. Magkano yung bayad sa exam? $47. $47 mga kapasdak yung exam test. Tapos... Makapasar, ang napakamabayan. Pag pumasa. Tapos, ano pa yung ibibigay nila aside sa drivers, yung learner's card? Yun lang. Katong L. Yung L plate. Ito. Ito mga kabisdak, meron na. So, bibigyan ka din ng ganito pag pumasa ka na daw. At ano yan? Handbook. Helping learners become safer drivers. Meron ng ganito. So, sabi niya mga bisdak, bibigyan ka daw ng temporary driver's learner's license habang hinihintay mo yung card mo. So, dito na yung ito na yung license number. Itong 8 digits. So yun, ipapadala na lang daw yung card niya. Tapos binigyan siya na itong temporary driver's learner's license. So pwede ka na mag-drive, no? Tapos magkatabi tayo. And then, so isa lang yung mistake mo. Ilang araw ka nag-study? Para ilang araw ka nag-review na exam? 3 days. Akala ko kagabi lang. So 3 days ko na obvious na. So 3 days. So may app, no? So merong app mga kabisdak. So i-post ko sa link kung saan kayo pwede mag-download or pumunta ng website. Tapos babe, yung sa experience mo, yung exam sa review materials, yung sa app, pare-pareho lang sa actual exam. Mamo na halos. Pero na mag-uuban nga. Na ko na-encounter nga
kanang wala nauna ako an kay mag-change man. Kada review ba mag-change ang question. Pero ano lang yung mga question na hindi mo na encounter sa review, more on common sense na question. Oh, pero nati usa nga na nag-an kunya. Correct. Kasi mga kabisdak, sabi niya, kasi di ba mayroong app, so punta ka lang sa app, mostly majority, let's say 80 or 90%, kung ano yung question sa app, pareho lang sa actual exam, yun yung sabi niya. Pero meron daw mga question kanina na wala sa app, pero fortunately na-answer naman niya, correct naman yung answer niya, kaya okay lang din. So yung question, Bibis, ano yun? Multiple choice? May 3 choices each. 3 choices, multiple choice. Tapos 48 items. So okay na rin 'no, kasi pag hindi ka sure sa isa sagot mo, at least magano ka na lang mag yung strategy na eliminate ba. Elimination strategy. Ano yung ma-advise mo sa mag-take ng exam? Study well. Basta ka tong app. Kay so, translate ko lang mga kapatid, kasi nagbibisaya siya. Yung pinaka-advice niya is isa lang. Isa-isa lang talaga yung gagawin mo. So sabi niya, isa lang yung ginawa niya. Merong app, i-download niyo lang. Ulit-ulitin niyo na i-answer yung mga questions doon. Kahit na correct na yung answers niyo, ulitin niyo pa rin. Kasi nakita ko siya kagabi, ilang beses niya inulit yung pag-answer sa app. Tapos yun. So yung driver's license na kinuha mo, ilang validity period? Ano or may validity period yan yung ibibigay sa iyo or wala? Wala. Ah. Siguro. Parang hindi, may parang mayroon yan 5 years or 10 years. Basic 5 years para sa photo card. May validity period yan mga bisdax. Yung sa full license ko 10 years yung validity yun. Tapos yung bayad mo depende kung ilang years na gusto mo valid. So yun lang yun mga bisdak. So yun nga nung sobrang tuwa ni Ami, pumasa na siya sa driver's learner's exam. Pwede na siya mag-drive. So try ko, pag meron kaming time, hindi kami busy, try ko ipag-drive siya sa, ano, sa mga private areas, road like parking area yun, para masubukan naman niya mag-drive. At doon pala siya na-take sa Blacktown, Filipino community, doong exam center na yun. Kaya maraming mga restaurants. Tapos dumaan na lang siya sa restaurant at bumili ng pagkain para sa lunch namin. So ito yung nabili niya. Ano to, babe? Sisig tsaka giniling? Dili. Yan ang kaldereta. Kaldereta. Oh, sarap nito. Tsaka may tinapay kasi may Filipino bakery doon. You know, mayroong pandesal. Wow! Woo! Pandesal mga abisdak. Babe, magkano yung pandesal, babe, para sa... $4, 1 dozen. $4 yung 1 dozen, mga kabisdak, yung pandesal nila. Tsaka, meron pang tinapay dito. Ano tong tinapay na to, babe? Ensaymada. Wow, ensaymada. Magkano ang ensaymada dito? $2 each. $2 each yung isa? $1.50 each. $1.50 each. So, $6 na apat. $6? Mga 200 pesos itong apat? Iwan ko lang kung magkano yung ensaymada sa Pinas. So, yun lang yung video natin mga Wizdak. So, hopefully, nakatulong yung tips na binigay ni Ami sa mag-take ng driver's license. So, kung gusto nyo mag-take, kailangan nyo lang pumunta din sa website ng New South Wales Service Center. So, dun kayo mag-register. Alright, mga Wizdak, see you and maraming salamat. See you sa next vlog.